Sabi yun na ito, ating masaksihan ngayon na kung ano talaga ang background nitong si General Bantag. Kung bago pa lang kayo dito sa ating at channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At siyempre dito ngayon sa itong bagong video natin ipapalabas ngayon, ipakita natin sa inyong lahat mga kabuhawi. Ito pa lang si General Bantag, matindi itong kanyang background dito sa Bilibid o sa Bioko. Marami siya mga drug lord dito na pinapatigil yung mga gawin nila, mga ginagawa dati dyan sa loob. Kaya pero ngayon ito po siya ay naipatanggal o na suspect siya dito sa pagpatay sa kay Percy Lapid. Ito po ay nasit up lang siya dito. Kaya panoorin niyo ang video na ito hanggang sa dulo. At nandiyan rin si General ex-general vlogger na si Macanas. Kung napansin niyo si nag-vlog ngayon yung retired General Macanas, mayroon din siyang sasabihin mamaya tungkol itong background ni Bantag. Kaya panoorin nyo ang ating video hanggang sa dulo nito. Panoorin po natin ang video. Sila nagtatago habang gumagamit mga cellphones. Hindi mo na makita para silang gumawa ng fortress nila. Ngayon kapag meron kang intel na na-receive dyan, gusto mong pasukin na mabilisan dahil kung nga mayroon silang sariling lock dyan, wala na. Bago ka makarating sa kontrabando, kung nasaan man yon, napigilan ka na, natago na, naipasa na. Pribilehyo lang yan na inabuso. Wala lang kayong magagawa dyan sir, sinayang lang nila yung mga itinayo namin para sa mga reformation namin. Tama lang naman silang malungkot. Talagang pinaghirapan nila yan. Pero illegal eh. Pinabayaan kasi nila. Ngayon kung hindi pinabayaan yan, hindi tumayo yan. Ano sana ang ano sa manang loob nila? Wala sana. Di ba? Pinabayaan eh. Ginastusan na hindi naman dapat. Dapat ang gobyerno ang nag... Oh, ayan. Matindi yung sinabi ni Bantag. Dapat pala yung mga kubol dyan na ginagawa, hindi sila nagpapatayo. Dapat yung gobyerno daw. Kasi illegal yan, kaya hindi niya kasalanan kung bakit malungkot sila doon sa mga ginagawa nila kahit pinaghirapan. Yan nga ang sabi ni Bantag, kasi illegal, hindi dapat. So kung hindi nila pinatayo dyan, so hindi sana sila masaktan sa mga ginagawa nila. Tayo noon. Hindi sila. Hindi maubos-ubos yung problema sa illegal na droga dahil dito ang sentro. Dito ang nagpapatakbo, dito ang nagbibigay ng direksyon, at dito ang nagkokontrol. So might as well, tumulong tayo doon sa pinaka-source para ma-resolve natin itong problema ito. Ano ba si ex-Bucor Chief Bantag? Matinong tao o masama? Okay. So, sasagutin natin yan mamaya with my analysis. Aking opinion lang ito. Punta muna tayo sa kanyang background. Na-appoint siya na Bucor Chief noong September 17, 2019, panahon ni Tatay Digong. Ang pinalitan niya, yung si ex-Marine Captain Nicanor Faildon, na dawit din sa grabing kontrobersiya, dahil panahon ni Faildon, na-release ang 1,900 na mga heinous crime convicts. Mga karumaldumal na krimen, convicted sila, na-release 1,900 na mga
convicts dahil lang sa good conduct time allowance. So napakalaking issue yun. Tinanggal ni Tatay Digong si file doon, umupo si Gerard Bantag. Okay. So, bago siya naupo as Bucor Chief, ano siya? Well experienced siya pagdating sa jail management or sa correction facilities kagaya ng Bucor. Dati siyang regional director sa Mimaropa ng Bureau of Jail Management and Penology. And then, bago yan, ano siya, naging city jail warden siya sa Metro Manila, 5 cities. Okay. Una, Paranaque City Jail, Manila City Jail, Malabon City Jail, Nabutas, and Valenzuela. Okay. And sa lahat nitong 5 city jails, may mga controversy na naka-caught ng attention ng media, then of course ang public for various incidents, arrest, and ayan, grabe pa yung background na hindi pa nga natapos natin yung video, pero matindi na yung background na in-explain dito sa ating ito po si dating ex-general, ngayon po ay isang vlogger na. Ito, solid Bantag na ito. Kasi alam niya na itong si Bantag ay totoo yung mga sinasabi. Kaya dito niya ngayon sinasabi kung ano ang background, saan galing itong si Bantag, para sa mga hindi pa nakaalam, para malinaw at maliwanag lahat. Pagkamatay ng mga inmates. Okay. Ang pinakasikat, yung Paranaque grenade explosion noong August of 2016. Okay? Paranaque City Jail Warden pa si Gerard Bantag. Sa explosion na ito, may 10 namatay na mga inmates, all are Chinese nationals. Doon nangyari yung grenade explosion sa opisina mismo ni Jail Warden Bantag. Patay yung 10 Chinese, si Warden Bantag wounded. Okay. So after that incident, okay, gumalaw yung proseso sa hustisya. Ang korte nag kaso sa kanya ng 10 counts of murder. Yung pagpas lang ng 10 Chinese nationals na nasabugan ng granada sa opisina ni Warden Bantag. Later on, yung charges na murder na downgrade into homicide. Okay. So, yun po. Very colorful po ang career ni Warden Bantag sa BJMP. Yan, makulay. Pagkatapos ng Paranaque incident, sumunod Manila City Riot. Okay. Ayaw ng mga inmates yung patakaran ni Warden Bantag, kaya nagkaroon ng matinding riot na nagkaroon ng 30 inmates wounded. Oh, ayan. Mayroon siyang pinasabog na grenade doon sa last na mayroong 10 Chino na namatay, at siya po ay sugatan noon sa kasalukuyang mga pangyayari na yon. Yan po ay nag-controversial at siya po ay kinasuhan ng 10 counts of murder. Tapos mayroon pang isa ditong sa Manila City Jail na siya rin, mga prison din doon ay nag-riot, na nagresulta ito ng kinasusugat, or mayroong 38 wounded. Wounded and 4 security personnel wounded. Okay. So yung iba pa, yung Malabon, Nabutas, Valenzuela, meron ding konti-konting incident. So, after that, si Tatay Digong
naghanap ng mailalagay niya sa Bucor kasi hindi na maganda yung pamamalakad ni Faildon. So, sabi ni Tate Digong, ganito yung statement niya. I want to get a saint, santo. But there is none. Walang santo. I tried the military. Kaya lang, walang nangyari. So, let's try itong taong ito na may experience sa jail management. Yun na yun si Bantag. Ang batikos kay Tatay Digong, nakasuhan sa korte. 10 counts of homicide. Sabi ni Tatay Digong na, ano pa naman lang, wala pa namang conviction. Hintayin natin na may conviction. Habang walang conviction, I will appoint him as Bucor. Yan na po. Bucor na siya. So, from 2019 hanggang ito nang nangyari itong Percy Lapid, may mga ginawa siyang mga reforms. Okay, so dito na hati ang tambayan. Doon sa performance niya, Bucor Chief, may nagsasabi ang ganda ng ginawa niya. Meron ding nagsasabi na hindi magandang ginawa niya. Example, itong Philippine National Police Academy, dahil sa magandang performance ni Director General Bantag as Bucor Chief, binigyan siya ng parangal noong March 3, 2022. Bago lang ano, nagkaroon ng testimonial parade and review sa PNP grounds. Binigyan ng parangal itong si Director General Bantag, PNPA Class 1996, member siya. So, yung award niya is siya ang first member of PNP Class 1996 na nakakuha ng 4-star rank bilang Bucor Chief. Okay? So, 4-star general. Kailan? Oh, di ba? Sabi niya 4-star general yung nakuha ni Bantag. Pero linawin natin, yung 4-star general kasi sa PNP at saka dito sa Bucor magkaiba. Kasi pag dito ka na-assign sa Bucor, kahit 4-star general ka, kapag ang tunay talaga dyan na ranggo mo dyan is undersecretary. So kapag ikaw po ay naalis na dyan sa Bucor, ikaw po ay nag-resign or nasibak or whatever, ikaw po ay hindi mo madaladala yung 4-star general na ranggo. Ang kaibahan dito doon sa mga PNP like Army, na doon ka mag Brigadier General or 4-star sa PNP at saka sa Army, kasi yon ay simula noong nag-aral sila ng kadete hanggang sa na-promote sila papunta doon sa naging 4-star, yun po ay dadalhin nila, baonin nila hanggat mag-retire sila. Mayroon pa rin silang tatak ng 4-star general. Yun po ang nagkaiba doon sa general ng Bucor. Pero at least noong kasalukuyan si Bantag nandoon sa Bucor, o kahit sino man dyan na papalit sa pwesto na yan, siyempre, general ka rin ang tawag dyan, o 4-star ka, o mayroon ka bang 3-star, mayroon din dyan. So, abangan lang natin ang mga sunod na update dito sa ating mga video. Kaya, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pakitulok na lang sa subscribe at saka yung notification bell para updated kayo sa mga video na ating i-upload sa araw-araw. At saka pasalamatan natin at i-shoutout natin itong ating general na vlogger, si retired General Macanas, at sa mga iba pa nating kasamahan dito sa video reaction. Kaya maraming salamat po, hanggang bukas, abangan nyo dito sa Buhawi Vlog. Pero
Bago yan tapusin natin, mayroon na itong gusto ko lang kay Bantag, mayroon siyang ganito. Ganyan, oh. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan yung gusto. Kaya like na like siya ni Tatay Digong.